So ito yung LVD natin, no? Yung low voltage disconnect. Okay, so dumating na yung mga supply ko, no, para sa LVD. Okay. So sineset ko yan ng 12.3. Yan yung disconnect. Okay. Then yung standby na voltage niya. So parehas yan. Parehas dito sa ano yan, sa SCC natin, no? 12.6. So nakaka-read siya ng battery kung ano yung status mo. So ang disconnect niya na nilagay ko rito ay 12.3. Okay? Then sa left button o sa right, no, itong right button dito, ito may setting ng reconnect. Okay? So bakit 0.7? So 0.7 ang reconnect, then yung disconnect ko is 12.3. So mangyayari diyan pag nag-reconnect siya, 12.3 plus 0.7 equals 13. So yun ang setting ko, no, para hindi ma-discharge yung battery natin maigi, then magre-reconnect siya ng 13 volts. So depende sa inyo yan kung ano setting nyo. Pero yung default ko, so yun yung makikita nyo kapag nakuha nyo to, no? So yun yung default na ginagawa ko, 12.3 tsaka 0.7 ang reconnect. Okay. So turuan ko kayo paano mag setting nito, no, kung sakaling gusto nyo baguhin. Okay. So itong module na to na LVD o yung low voltage disconnect, so good na to. So papalitan ko ngayon ng bago para lahat matesting ko yung dumating sa aking LVD na. So syempre papatayin muna natin yung supply. Ito yung battery ko. So ito yung battery, ito yung sa solar. So sa ngayon wala akong solar na kakabit. So battery lang. So ang battery ko dyan is maliit lang para matesting ko lang si LVD. So kapag nakailaw yung LED dito na nakikita nyo na yun, ibig sabihin na meron siyang voltage na output dito. Okay? So, ito, merong kuryente ngayon niya na 12 volts. Kaya nagko-contact yung mismong relay natin. So, energize yan. Then, itong kabilan man, ito yung pinaka-source natin na 12 volts. So, permis na 12 volts yan galing from battery dito sa taas. Okay? So, yun. So, tingnan natin kung ano yung pinaka- setting niya kapag bagong kabit na LVD, no? Then i-adjust natin para makita niyo paano i-adjust yung reconnect tsaka disconnect. Okay. So patayin muna natin. Yan. Then disconnect natin, no. So terminal lag to, no. So medyo dahan-dahan lang yung pagpihit dahil medyo fragile yung terminal block nito, no. So kailangan niya ng flat screw na maliit to. No. Then kailangan niyo rin dito yan mismo sa SCC natin. Paglagay-lagay ng ilaw niya dito. So wala kasi akong lalagay na wire dito. So ito yung 12 volts ng ilaw natin. Okay. So parehas din dito yan sa LVD. So maliit na flat screw ang kailangan niyo. So positive negative yan. May polarity din, no. Hindi pwedeng baliktad. Sa relay, walang problema. Kahit magkabalik tayo dyan, walang problema. Pero isabay nyo na lang rin kung ito yung positive, lagay nyo dun sa positive. Kung ganito sa block nyo, ang negative. So, ihalera nyo lang para medyo magandang tingnan. Yan. Tatanggalin natin itong LVD-ing na testing muna. So yung nakaraang kinabit ko na LVD ay factory defect, no. Sira siya, hindi siya maka-read ng voltage. Then hindi ko ma-adjust yung ano, no, yung mismo reconnect tsaka disconnect, hindi ko ma-adjust. Thank you.
goods na itong isa. So ito naman ang ikabit natin, no? So pag luluwang nito, no, so ayan, sabihin maiikit pa yan, no? So kailangan nyo munang luwangan para madali nyo ipasok yung wire. So yung wire na ginagamit dito, so kahit manipis lang pwede na, 16, number 16 yan, pwede hanggang 18, pwede pa mas manipis. So maliit lang kasi butas nito, yan. So dito muna luwangan bago nyo ikabit. Ito yung input then output, okay. So ito yung nawawala yung voltage. So supply to, then ito yung relay natin. So ito yung nagpapatay sinti rin dyan. Then yung ilaw, itong indicator na LED, kapag nakailaw, ibig sabihin may 12 volts na lumalabas. Pag nakapatay, wala. Then ito yung LCD natin. Then ito yung dalawang button natin. Ayan. So itong left side ay para sa disconnect. Yung right side para naman sa reconnect. Then ito yung LCD natin. So pag in-energize mo yan, naglagay ka ng supply dito, kailangan ma-read niya yung battery. Kailangan same dun sa SCC natin, no? So kabit natin ngayon. So kahit ano unahin dyan, supply o yung output, no? So basta patay yung battery natin. Okay. So unahin natin itong negative. Make sure na pasok siya, no? Then walang nakahiglang nakalabas. Para hindi sila mag-short. So ito yung positive. So sa mga nagtatanong, hindi pwede ho to sa ref. Hindi rin pwede sa aircon. So basic appliances lang ho to. Ang maximum wattage na nako-collect niya sa isang araw ay 600 watts lang. Pero siyempre, depende yan sa solar panel na nilalagay nyo. Kung yung ang ilalagay nyo ay isang 100, tapos yung battery nyo ay 30 Ah, so mag-harvest lang siya ng sa 5 hours sa isang araw, so 500 watts. Pero syempre yung 500 watts na yun, yung solar panel natin hindi talaga ganung 100% yung harvest nyo. So yung setup na to, no, yung harvest ng kuryente, depende nga sa ilalagay nyong setup na solar panel tsaka battery. Pero ang maximum nito, no, yung mismong maximum na pwedeng ilagay kapag 12 volt system ay hanggang 390 watts. Okay. Pag sa 12 volt system naman, pag sinabing 12 volt system, dalawa battery mo, no, nakaseries para magkaroon ka na 24 volts na system. So ang pag 24 volts na system ang gagawin mo ay maximum solar panel na pwede mong ilagay ay 780 watts. Ayan. So ito naman yung negative. Ayan.
So may mga post ako diyan na ano na mga link, no? Pwede kayong bumili doon sa mga link na binibigay ko. So, yung mga link na binibigay ko, doon rin ako bumili, no, ng pyesa. Okay. So, meron din ako ng TikTok, no? Check nyo rin, Ray Electrical. Then, sa YouTube, meron din ako. So, okay na, no? So, wala namang hiblang nakalitaw doon. So, make sure lang na gano'n, no? Kasi magsha-short yung positive to negative. Okay. So, okay na tayo. Testingin ngayon natin. So, ingat na sa pagpihit ng mga terminal duct natin, no? Dahil medyo fragile niya. So, power natin itong battery natin. Okay. So, mag-stabilize muna yan. So, sa tingin nyo, yan. So, dito sa SCC natin ay 12.6. Sa low voltage disconnect natin ay 12.7. So, kung ganyan lang yung diferensya, isa o dalawa, wala pang problema yan. So, kayo na lang mag-a-adjust nyan. Hindi rin naman masyadong accurate yung LVD natin. So, konting difference, walang problema yan. So, mag-stable pa naman yan. Titingnan natin kung magpaparehas talaga yan. No? So, ngayon, focus natin yung paano i-adjust. No? So, sa left side, yun nga yung disconnect. Tingnan natin kung ano yung factory setting nito. So, ang factory setting niya ay so 10. No? So, yan pa yung factory setting niya. Default. Okay? Then, sa reconnect natin, yung factory default niya ay 2.0. Okay. So, kailangan yung baguhin yun kasi yung disconnect natin ay 10 volts. So, sobrang discharge na yung battery natin yan. So, sa lead acid kasi yung battery agad maaari hanggang 80% lang. Pwede mong tawag dito at least 80% makatop na. Then, kailangan i-charge mo na ulit habang ginagamit. So, ang setting natin dito is 12.3 para sa disconnect. Then, sa reconnect ay 0.7. Okay. So, pero kung may panood kayo na mas magandang setting, so, pwede nyo gawin yan. No? Para sa akin, ito muna ang gagawin ko. Itong disconnect natin ay 10. No? 10, no? So, pipindutin nyo lang, makikita nyo yung setting ng 10. O yung disconnect setting, no, 10. Then, ito yung mismong actual voltage natin, no, 12.6. So, nag-stabilize na siya, no, 12.6 din, no. So, pindutin natin uli yung disconnect. So, 10. So, long press mo. Magbiblink yan. So, pwede ka na mag-setting ngayon. So, ito, itong left side ay up. Okay. Then, dito sa right side ay, o right side button. So, pababa naman, no? So, ang gagawin natin, 12.3. So, dito tayo sa left. So, 12.3 ang setting natin. So, dito tayo sa right para bumaba. 12.3 lang. Ayan. So, pag ganyan na, 12.3, nagbiblink, antayin nyo lang mawala. Ayan. So, nakaset na yon na 12.3. So, check uli natin. So, 12.3 na, no? Okay. So, yung disconnect naman, isetting natin, no? Yung disconnect setting. So, pindutin natin yung right button. So, 2.0, no? So, ang goal natin, gawin nating 0.7. So, long press mo. And then, iset mo ngayon. So, ito nga yung up. Then, ito yung down. Okay. So, 0.7. And so, antayin mo lang. Hanggang bumalik sa display niya. Ayan. Sa standby mode niya. No? So, check natin yung disconnect niya kung na-adjust na. So, 0.7 na. Okay. 0.7 ang disconnect. Then, yung reconnect natin ay 12.3. So, ganun lang. No? Ganun lang pag-set ng LVD natin o yung low voltage disconnect natin.
So marami pa akong titestingin dito, no. 5 kasi 'tong in-order ko. At may parating pang 10, no. So ito. Ayun, LBD. So kung hindi ka pa nakapollow sa FB ko, so follow niyo ako para mapanood pa kayo ng ibang tutorial about sa solar hot plate system. No? So bagay na bagay ito sa bundok. Yung talagang walang ano DU o distribution unit, yung mga Meralco, ayan. No? Wala talaga, hindi talaga inaabot ng kuryente. So bagay na bagay ito sa inyo. Sa bangka, pwede. No? Sa mga isolated na lugar, no. Maraming pwedeng paggamitan 'to. So sa battery, yung battery natin, kayo bahalang mag setup, no. Ang kung anong budget nyo, kung ano kaya ng budget, so pwede niyo yun muna ang gamitin niyo. Basta tandaan niyo lang kapag magse-setup ng solar panel at saka battery, kailangan match, no? So paano ba malalaman na match yung battery tsaka solar panel? So sinimplify ko na lang, no, para mas madali nyo maintindihan. Halimbawa, meron kayong biniling solar panel na 100. So ang gagawin nyo, ang bibili nyong battery ay 30 AH, okay? So 30 AH, ibig sabihin lang ay kung ano yung solar panel na binili nyo, 30% lang yung battery nyo. So pag sinabing 30 AH, yun yung capacity ng battery, 30 AH. So 30 ampere hour kung tawagin. So kung binili nyo naman ay 200 watts na solar panel, then sa battery nyo, so kailangan 30% lang ng solar panel nyo, so 60 AH, okay? So ganun lang ang pag-setup ng battery tsaka ng solar panel. So maraming computation yun, pero sinimplify ko na lang, no, para mas madali nyo maintindihan. So solar panel, then 30% ng solar panel yung battery mo, okay? So comment ka sa comment section kung may mga tanong ka pa. Then kung meron kang mga gustong i-vlog o i-content natin, so comment nyo lang dyan. Okay. So yun, mga ka-electrical, no? So thank you. God bless.